Guys, natutulog si my loves. Gusto ko siyang i-prank. Ewan ko kung magiging successful, pero naisip ko lang ito bigla kasi sobrang lakas ng hilik niyan. Ngayon, ipaprank ko siya. May makeup ano siya. Medyo madilim ha. Ay, nako! Ang dali ko namang na-booking. Wait. Hindi ko matapos-tapos kasi natatawa ako. Hindi ko mapigilan tumawa. Maybe love you. Ngayong hapon, punta kami ng hospital. Papacheck up ko yung ubo ko kasi inuubo na naman ako. Parang tulad noon. Punta kami ng Chongwa tapos kumala sa Chongwa UC Med. May natanggap akong package. Ayun o. Ewan ko kanina ito galing. Tama namin kayo. Sabi ng kaibigan ko na nurse sa Chongwa. Hi, Thea! Shout out to Thea kung nanonood yun. Pwede daw pulmo or internal medicine. Kasi minsan, kulang-kulang yung clinics dun or doctors. Walang pulmo, walang basta mga ganun. So, ayun, hinihingal na yung ay, susumbong si my love sa inyo. Guys, hindi ako marunong mag-explain. Nawawala ako. Natagalan kami dun sa parking kasi hinarang kami nung babae na taga-ticket. Kasi sabi, 2 days na daw naka-parking yung sasakyan namin dun sa parking lot. Tapos yung mga pa rito, yung mga marshal, yung mga guards dito, yung mga security guards dito sa IT park na nagmumotor. Minomonitor pala nila yung mga naka-park ng ilang araw na. So, ayun, parang sinabihan yung taga-ticket na ano ba yan, hindi nyo tinitikitan yung sasakyan na yan. Ilang araw na yan dito. Tapos yung penalty daw sana namin, 5,000? 5,000. Pero parang inano ng taga-ticket na babae, sabi niya na, lumabas yun kanina. Kahit hindi kami lumabas. Dinidepensahan din niya tayo ba? Oo. Mabait din yung babae yung taga-ticket. Kayo lumabas daw yun kanina. Kahit hindi naman kami lumabas. Hindi sila kayo na pa nakalabas. Kasi busy din ako sa work. Wala kami ng time. Hindi niya sinabihan yung marshal siguro na hindi, lumabas yan kanina, ganun. 5,000 talaga mababayaran namin. So, buti na lang sinabihan niya na lumabas yan kanina, ganun. So, yung pinabayard, 300 daw. Tapos, 25 sa regular parking ticket. Nakakaloka. Ang sakit lang sa mga residents dun sa condo kasi wala kaming own parking space. Tapos, pag ayaw mong lumabas ng 1 week or 1 month, di ba, ang laki ng babayaran mo. Yung technique na lang daw, araw-araw, lalabas ka, tapos ibang parking area ka naman magpa-park para hindi nila matandaan na hindi ka. Tapos kasi yung sasakyan ni Melos, alam niyo naman na sobrang tingkad ng kulay and parang nag-iisa lang to sa mundo. Kaya madaling natatandaan ng mga marshal na andito to ka, 2 days na to nandito, walang labas-labas, walang gawas-gawas. Ayun, nakabayad kami ng 325 for parking lang. Parking lang yun, guys. Dati na, siguro mga 2 weeks na yun, hindi ko na... Nalabas. Hindi ko talaga nagalaw yung sasakyan ko sa kung saan siya nakapark. First time na penalty. Multa ko ng 1,400 data yun. Grabe, guys. Kasi yung mga marshal dyan, inaano nila, minomonitor nila lahat ng mga sasakyan na nakaparking. Parang ang nililista pa nila yung mga plate number na andito to ng ganitong oras, hindi lumabas, parang ganun. Grabe talaga yung parking fee dito sa IT Park. 50 pesos per 4 hours? 10 pesos yung sa succeeding hours. So, kamawa talaga yung mga residents dito kasi, di ba, dito na kami tumitira, dito na
dapat nakapark yung mga ano namin. So, 24 hours nakapark yung sasakyan. So, minsan nga hindi na kami sinisingil, pero ngayon lang na ano. Minsan naman nakakalusot kami, minsan pag dating na rin, walang naniningil. So, mabadali kaming umalis. Aksaya ng pera talaga, as in the... Kasi wala kaming parking lot, guys. Kasi pag bumili ka ng sarili mong parking lot, million din. So, merong parking loob ng condo, yung sa first and second floor. Yun nga, babayaran mo ng mga 1 million din ata yung bro. Yung ano lang, yung parking space. Parking lot lang yun. Meron namang ano, per month. Kaparent yung mga mahal nakabili din ng slot doon na mga may-ari ng ano... units. Pinaparenta nila yung ano nila yung area nila. Mahal din, 5,000 per month din yung I think yung minimum na rent. Parking lang yun, guys, ha. 5,000 per tapos month. Marami pa kaming babayaran, mga utilities ganun. Kaya hindi ko talaga mare-recommend. Laging kong sinasabi sa mga kaibigan ko, nagtatanong sa akin kung mare-recommend ko ba pagkuha ng condo. Hindi talaga, hindi. Kung marami kang pera, okay. Pero pag parehas ka namin, simple lang. Sakto-sakto lang. House and lot na lang talaga kasi may sarili ka ng parking space. Tapos condo, may babayaran ka pa ng utilities. Grabe, guys. Makakabili ka na ng cellphone sa utilities mo. Ano na yan, ha? Lifetime na yan, ha? Lifetime yan. Hindi lang yan. Forever na yung babayaran. Yan nga, naka-decide kami na kumuha lang kami ng bahay, tapos yung condo, ipaparenta lang namin para yung kita sa condo, yun ang ibabayad sa condo. Pero yung utilities, pag kumuha ka ng condo, forever na yan. Forever mo na yung babayaran. Parang hindi ata yan sinasabi ng mga broker na ganito, ah, pag may condo ka, may utilities ka, babayaran na ganito, ganyan. Yeah, hindi yan. Hidden charges yan. Hindi nila sinasabi yan sa orientation or something diba, like para that. May unit ka nga, pero nagbabayad ka monthly. So, para ka rin nagbo-board. Pero ano lang, guys, yung kagandahan lang na nakuha ni My Loves na condo, nasa city talaga siya. So, pag gusto niyang parentahan yun, marami talagang magkakagusto kasi sa city lang siya and very accessible. As in, super, super accessible. Kung hindi lang ganun ka magastos dyan, maganda talaga tumira dyan, Bibino. Meron na lahat. Paglabas mo, meron na lahat. Lahat ng pagkain nandyan, mga restaurants. Maganda siyang investment, pero kung liability mo pa siya, masakit sa bulsa. So, ayun ang rant ni Melams. Nag-rant ka, Bibi? Wala. Pero sinishare lang namin na yung share lang namin yung mga kaganapan. Park, yung parking area, mahal, super mahal, grabe. Galit! Ewan ko kung ganyan din sa iba, sa Manila, like mga ganitong IT park. IT park kasi, guys, it's like, ano? Parang Makati. Parang Makati siya. Area. Business park siya na may mga call center. Ewan ko kung ganyan din yung mga condo sa Manila eh. Siguro ano sa Manila, may parking lot talaga. Mas mahal pa dun sa Manila siguro. May one time nga din na nagpark kami ni My Loves ng motor dun sa kabilang side talaga ng IT park kasi kakain kami ng Chowking. Kala namin 25 pesos lang yung babayaran. Wala 50 man, guys. Yung motor lang yung ginamit namin, ha. Sabi ko nga kay My Loves, 100 pesos na lang makakakain na tayo ng Laureate niyan. Ang sakit ng 50 pesos. Uy, marami mo na kayang makakain sa 50 pesos. Tapos saglit na saglit lang kami. Kumain lang kami ng Chowking. Tapos, ayun, wala na. Tapos ano pa, guys, yung binayad ni My Loves noon, 1,000 na bill talaga. Tapos, sa akala namin, parang palalampasin na lang kasi walang sukli. Ganun. Hala, nangita yung job, panukli. May iba naman na pinapalampas nila or may iba naman na 20 lang binibigay namin, hindi na kami tinitiketan. Ganun. Pero ayun nga. Yun na yun. Pero sa US, siguro mas mahal yun siguro. Third world country man dito. So, 50 pesos sa twice. Malaki na yun sa amin. Uy, malaki na yun. Sa US, ano lang eh. $1 lang yun eh. Dahil sobrang traffic, sabihin ko na lang sa inyo yung nasa mukha ko, ha. Tawan ko, may maaabutan pa pa kaya kaming clinic dito. Ay, hindi ko tinala yung makeup ko. Yung ginamit ko powder lang, wala, hindi na ako ng foundation. Powder na Maybelline yung purple. Basta yung purple yung packaging niya. Tapos, ano pa yung ginamit ko? Wet n Wild na color icon, yung pearlescent pink na blush. Elf na eyebrow pencil. Noong una, hindi ko siya ganong nagustuhan, pero nung lagi ko na siyang ginagamit, sobrang gustong-gusto ko na siya. Kasi hindi ako na ganong napapasobra. Kasi hindi siya ganun ka-pigmented, so carry lang. Tapos, ano pa ba? Wala, yun lang, lipstick. Ito. Kung favorite ko ngayon. Touch of Nude from Maybelline. Ito yung nakuha ko ng sale. 149 na lang. Naka 50% off. Nandito na kami sa Chongwa, guys. Ito yung ano, yung ospital na pinuntahan namin noon. Na-vlog din namin yun. Na parang mall, yung maganda. Kung wala dito, katabi lang niya UC Med. So, punta kami dun. Sana meron. Yan, guys. Oh, naalala niyo to. Tinutour ko na talaga kayo sa ospital ng Cebu, no?
Pero ayan, na-vlog namin yan. Si Melas ano lang, nabibidro. Maganda dito. Sana lang may doktor. Bebe, basa agad. Cover your cup. Sabi niyo kanina, cover. Cover? Cover? Cover po na, bebe. Yeah! Galing kami dun sa pool mo, pero cut-off na, wala na daw yung doktor. So, di ko naman kami. Buti na lang may internal medicine na 2 to 4 p.m. at 4 to 6 p.m. Monday to Friday. Hintay-hintay na lang kasi 4 p.m. na nag-jib. So, kukaso walang issue na sa'yo. Yan, gawain ni my loves, guys. Makichismis sa Facebook. Nandito na kami sa SM, guys. Tapos na mabait yung doctor. Wait, shoutout ko yung... Ay, later na lang shoutout ko yung doctor. Kasi nag-chikahan kami about YouTube. Hiningal muna ko. Wait, ayun. Alam niyo ba bakit nag-polo si my love ngayon? Naka-ano lang ako eh. Naka-t-shirt lang ako or naka-sleeveless siya. Nag-polo siya. Sabi niya. Sabi ko sa kanya, Bibi, bakit ka nag-polo? Bakit, Bibi? Baka mga may mga ano ba yung mga unexpected fans mo. Buti nang handa tayo na. May reputation tayo na pinapangalagaan. My love, lukod kay ka, my love. Eh, bakit kailangan talagang mag-polo? Ginawi. Panagsarita makalapas eh. Lapas ang outfit. Eh kasi ito yung suot niya sa Globe event na sinabihan siya ng isang viewer na maliit pala chan mo sa personal. Malaki kasi ito eh. Excel. Bili na ako ng gamot, guys. Ito si Doc O, Ruthie Jane Locayon. Internal med siya. And tatlo yung clinics niya. Veles, Chongwa, and Consolacion. Ayan. Sobrang bait. Hi, Doc! Dito kami sa food court. Bili kami ng turkey. Nag-joke ako kay Melad, pero may tinawanan yung joke. Joke about sa food court. Katawa mo, good. Mga katulo. Kato, ha-ha-ha. Masarap to Turks, guys. Kasi sa lahat ng shawarma. Business na nagitan ni Bibi. Gusto mo Turks ang business mo? Business na natin dun sa labas ng condo. Ano kayo mag-franchise na kami? Masarap to, guys. Turks. Pwede bang bilhin yan? Nang isa lang. May maliit na ano, tortilla. Gusto ko bilhin yun, nang isa lang. Makakain ko yan nang isa lang. Hala na sila, rice meal. Kebab? 120. Ay, 150. Real time. Kaya ka, rice meal. Sana limang ito lang. Oo. Share lang ka. Ready ka na ang gutom. Beef and chicken doon. Bebe, ay na perfect. Ano ba? Ang sarap talaga nito, guys. As in, yung tortilla nila, or ano bang tawag dyan, masarap talaga. Pwede ko yung kainin nang siya lang eh. May sasabihin na naman, Garo, sad. Ano na? Spill it out. Ayun na, beef and chicken platter. Beef and chicken donor platter. Andito na yung order namin. So, yung kay My Love's meal. Chicken donor. Ano sa to? Beef donor. Beef boner. Tapos with drinks na yan. Yung akin, ito lang. Share lang kami ni My Love's. Share. Yung mag-share sa iyo. Uy, madamot. Mangka, uy. Kaya, huwag ka rin kumuha dito sa akin. No? Masarap yan, Bibi. Ay, Java rice. Ayan siya. Dito kami sa may ano, Chester. At ito, mga telahan. Para sa foam. Pero feel ako. Repair namin yung ano namin, yung sofa. Sofa bed. Kasi ano na. Malupyok. Na-flatten na yung sofa bed namin, tapos ano naman, sakit na sa puwit. Spring na yung inuupaan namin. Ano ko, i-repair ko, lagyan nyo dito. Hindi na lang siya, huwag na bumili, Bibi, kay gastuman. May ganap dito, guys. Ewan ko anong ganap. Pero ayun siya, oh. Mga computer ata, gusto ni my loves. Hindi naman siya excited. Wala ka na yung power.
Bebe, knock-knock. Who's there? Kim Chung. Kim Chung. Kim Chung, hear that bomb? Kim Chung, hear that bomb? Parang bomb mo. Bebe, katawa sa doy. Katawa nga, nagkuna naman katawa. Nauna yung katawa. Bakit sa buhay mong nauna yung tawa sa knock-knock. Eh, nakatawa ako eh. Mahirap magpigil ng tawa. Bebe, wala kayo knock-knock. Sa Facebook lang. Sa Twitter, mong muna na ako nakuha. Wala ka kasing Twitter. Nakauwi na kami. Nauna lang ako kay My Loves kasi naghahanap pa siya ng parking na medyo malayo-layo dito sa kondo para hindi na gano'ng mabantayan yung sasakyan niya. So, iinom ako ng gamot kaso hindi ko ma-open yung gamot. Kailangan pa siyang anuhin ng kutsilyo. So, hintayin ko si My Loves. So, yung nireseta sa akin parang syrup tapos parang antihistamine. Tinanong rin ako ni Doc kung ano guys, kung lagi akong kumakain ng manok, mga itlog, mga ganun. So, sabi ko sa kanya, lately lagi akong kumakain ng manok, diba sa Jollibee, nakita niyo yun. Tapos dito naman, nagluluto kami lagi ng itlog. So, sabi niya, iwas-iwasan ko daw muna yung mga pagkain na ganun. So, siguro hindi rin ako pwede sa mga shrimp, mga ganun. Ewan ko, basta iwas-iwas na lang muna ako sa mga nakaka-allergy na food. Though, hindi ako sigurado kung allergic talaga ako sa food na sa mga chicken, mga ganun. Pero, iwas-iwas na lang kasi ayokong lumala siya kasi nakakapagod mag-ubo-ubo. Kapan ba yun nung nag-film ako ng dire-diretso? Bala ko sana apat na videos yung i-film ko kasi wala na akong videos, diba? Dalawang videos lang natapos ko kasi pinasok ako ni Melas na sabi niya, ano ba? Nag-film-film ka dyan. Tapos, ang lakas-lakas ng ubo mo. Parang na, ano siya, nabahala siya sa akin kasi grabe na daw yung pag-ubo-ubo ko while filming. Tapos, film pa rin ako ng film. So, sabi niya, magpa-check up ka tomorrow. So, ngayon, nagpa-check up kami. Kaya, ayun, hindi ko natapos yung ibang videos. But anyways, ngayon, sabi ni Doc, pag nag-iba daw yung kulay ng phlegm ko, kasi ngayon, medyo, ano pa siya, white or transparent, ganun, inom na ako ng antibiotic. Medyo nahihirapan din kasi akong ilabas yung phlegm ko. Hindi ko mailabas, kaya, ayun. And wala naman akong fever. May pinadala sa akin yung L'Oreal. Thank you, L'Oreal. Thank you, Cassie. And thank you, Hannah. Thank you, thank you. Gagawan ko to ng video, guys. Hindi ko alam kung makakagawa ko ng full face. Pero kung may kulang pa na products, kasi medyo konting products lang to. Kung kulang pa na products, baka I'll try my best na bilhin na lang yung kulang. So, para makagawa ako ng one brand makeup tutorial. Ano pa mang gagawin ko? Ngayon, mag-edit na talaga ako ng Bean Boozle. Tayin ko na lang muna si My Loves. Gusto ko na uminom ng gamot. May nagpapa-shout out, nabasa ko lang sa Instagram, Just Lines, Just Lanes. Pa-shout out ate, birthday na ko gahapon ni Adto Judkus SM gahapon. Basin pa di ay makakita ko ni mo. Hehe, love you. Love you too. Happy birthday, gang. Hindi kami lumabas kahapon kaya wala kami sa SM. Ngayon lang kami nakalabas ulit. Niluluto ako ng corn beef. Gusto namin kasi yung dry talaga na corn beef kaya pinapatagal ko diyan. Tapos may natirang humba dun sa niluto ni My Love. Late dinner. Si My Loves naglalaro pa ng Mobile Legends. Hi, Krisha! Hi, Inday! Hi, Inday Guapa! And kay Joem. Hello! Thank you for watching my videos! Ay, tigla-tiglang umalis. Galit na galit. Rocky, pakating na yun. Guys, end na namin yung vlog. Thank you so much for watching. Bye! Bye, baby! Heart, tasad na siya rin. Heart. Makalabong.